Hi, my name is Jeremy. I'm not a doctor. I'm not a health professional. I talk about anxiety disorder based on my psychology background and my cognitive behavior therapy certificate from CBT Australia. Kamusta po kayo? Ngayon po ay December 30, 3:20 p.m. Okay, so meron akong narinig kasi, may isa-share ako sa inyo. Pero ha, by the way, before I go on with the video, bago po ako magtuloy-tuloy, dapat kayo ay diagnosed ng doktor na kayo ay may mental health problem at hindi self-diagnosis. Naku, delikadong-delikado yun, no? So, may mga nangungulit sa akin lately sa mga messages, no? Yung mga direct message, DM, PM or private message. At susubukan ko sagutin dito kasi baka concern nyo rin siya. Okay. Una, plus yung mga nakuha ko dun sa mga talk time, no, mismo dun sa mga followers, yung mga cognitive distortions, yung mga maling pag-iisip na wala namang facts at hindi naman scientific, no? So, una, actually pinost ko ngayon sa Facebook page ko yung sinabi niya na alam niyo yung sasabihin sa iyo ng tao na nakakabulisit, yung ikaw lang ang makakapagpapagaling sa sarili mo. Okay? Sarili mo lang ang makapagpapagaling sa iyo. Katarantaduhan po 'yon. Oo, katarantaduhan po 'yon. Pag ganun din at naniwala ka doon, good luck. Good luck kung mapapagaling mo sarili mo. Okay? Hindi ngayon nagulantang kayo bakit ko sinasabi 'yan. Kasi ganito 'yan Ang mental health ay totoo siyang problema, no, disorder, para siyang diabetes, para siyang hypertension. Ngayon, sasabihin mo ba dun sa taong may high blood, ikaw lang ang makapagpapagaling sa sarili mo, ikaw na may high blood. Ngayon, may dalawang perspective yun. Yung isa na ikaw ang magpapagaling, ibig sabihin, kailangan ng disiplina, o pwede yun, okay, o papayag ako dun. Pero yung tipong ikaw lang magpapagaling, bakit? Hindi mo kailangan ng doktor, hindi mo kailangan ng mga therapy. So, ibig sabihin, kung meron kang high blood or hypertension or diabetes, ibig sabihin, disiplina lang, wala kang gamot, wala kang kaalaman mula doon sa doktor na dapat mong gawin, katarantaduhan yun, no? Kaya nga nag-aral yung mga doktor, yung mga therapist, is because alam nila, no, yung dapat, yung trabaho nila na dapat tulungan yung mga taong merong disorder, merong may sakit sa katawan. Kaya nga nandyan sila. Ngayon, kung sasabihin sa itong masakit, may isang psychologist daw mismo, yun daw sinabi na ikaw lang ang makakapagpapagaling sa sarili mo. Diba? Parang mali. Okay, una, ano yun, kabubuhan yun. Ibig sabihin, yung psychologist na hindi niya alam yung gagawin niya. Kasi ang totoong trained psychologist, may mga tools na ibinibigay, no? May kung ang punto niya, halimbawa, disiplina. For example, kung ang punto niya, dapat ginagawa mo yung assignment na binibigay ko sa'yo, ha? O, kung yun yung perspective niya, at yun yung ibig niya sabihin na ikaw lang makakapagpagaling, pero parang hindi mo rin gagamitin yung linyahan na ikaw lang makakapagpagaling. Hindi eh. Kasi the fact na nandun siya, ibig sabihin, sa tulong ng psychologist, mapapagaling niya yung tao na yun. Ngayon, kung sasabihin mong ikaw lang makakapagpagaling, ang ibig bang sabihin nun, hindi mo kailangan ng psychologist, hindi mo kailangan ng doktor, hindi mo kailangan ng professional. Katarantaduhan yon, okay? So, yung mga psychologist na nagsasabi or mga doktor na ikaw lang makapagpagaling sa sarili mo, bobo po yun. Mahina. Mahinang nilalang. Mahina utak nun. Hindi siya trained. Hindi niya alam yung sinasabi niya. Sorry sa mga doctors dyan, ha? Okay? Pero at least, na-share ko kung saan ako nanggagaling when you say, ikaw lang makapagpagaling. Ngayon, kung yun yung punto mo is yung disiplina doon sa pasyente na ikaw lang makapagpagaling, ibig sabihin, kumbaga, kunyari, kung ako alcoholic, ikaw lang makapagpagaling sa sarili mo. Sasabihin ko sa iyo na, nakakasama ang alcohol sa katawan. Ngayon, pwede ko sabihin na ikaw lang makapagpagaling sa iyo, sa sarili mo. It is because nire-require kita doon sa disiplina na yun. Pero, hindi mo nga rin masasabi na ikaw lang makapagpagaling sa sarili mo. Kasi, the fact na nandun yung doktor, nagtutulungan sila na para hindi siya maging alcoholic or something, diba? So, mali talaga yung linyahan na ikaw lang makapagpagaling. In fact, dapat hindi ginagamit yun ng mga professional, ng mga doktor. Dirit ako, okay? So, walang ganun, okay? Una, ang magiging epekto nun sa isang pasyente, frustration. Kasi bakit hindi ko mapagaling yung sarili ko?
Eh, sabi ng doktor, sabi ng professional, ako lang daw makapagaling. Ngayon, pag hindi niya napagaling yung sarili niya, eh, frustrated siya. Madedepress ngayon yung tao na yun kasi hindi niya alam. Bobo kasi yung doktor niya tsaka yung psychologist niya. So, dapat, yung doktor na yun, alam niya yung gagawin niya dun sa pasyente niya. Okay? Kunyari, ganito gagawin mo. Ito yung mga assignments, ito yung mga practices na gagawin mo. Kailangan mo magamit yung mga tools na to, etc., etc. So, yun yung mga kaalaman na hindi mo alam na nanggagaling lang dun sa nag-aral at nag-train. Okay, parang nanirmon na ako. No? Hindi nakaka-frustrate lang kasi nakakalungkot kasi kawawa yung pasyente. No? Nasasabihin niya na ako lang makapagpagaling. Katarantaduhan yun. Ah. Please, utang na loob. Walang science na ganun. Okay? So, ang totoong therapist, bibigyan kayo ng mga tools sa buhay nyo. Halimbawa, yung mga breathing exercise, kapag kayo nagpa-panic attack na, ano yung halimbawa, yung ABC ng cognitive behavior therapy, ano yun? Activating event, ano yung behavior, ano yung consequence, how do you dispute it, ano yung mga effective thoughts na makatulong sa'yo. So, kayo gagawa nun, yun yung mga assignment. So, ano pa? Ang dami, merong mindfulness, ang dami-daming tools na pwede ninyong gamitin sa oras ng pangangailangan. Okay? O, halimbawa, yung mga sinasample ko sa inyo, meron akong follower. Sabi niya, alam mo sir, takot ako dati sa mainitan, takot ako sa araw kasi baka ma-stroke ako. So, sabi ko sa kanya, binigyan ko siya ng ebidensya. Sabi ko, ano ebidensya mo na kapag ang tao naarawan at nainitan, naso-stroke, anong ebidensya? Hindi niya naman masabi, basta natakot lang siya. So, maaring may ganun talaga. Hindi ko sinasabi na walang ganun mangyari. Pero ang tanong, probability lang ba siya? Halimbawa, kunyari, ikaw ay naarawan buong araw, nainitan ka. Yung pagkakaroon ba ng stroke ay probability lang or absolute? Ibig sabihin, yung sinasabi ko, pag absolute yung 1 plus 1 equals 2. Walang ibang sagot. Absolute yon. 1 plus 1 equals 2. Okay? Ngayon, kung absolute yung halimbawa, pag naarawan ka at nainitan ka, magkaka-stroke ka. Ibig sabihin, lahat dapat ng naarawan at nainitan, kung absolute yon, magkaka-stroke. Ang tanong, absolute ba yon? Okay? Sabi ko sa kanya, or probability lang. Maari. Okay? Maari. Maaring ma-stroke siya. Pero ilan ang statistics? Ilan yung naso-stroke dahil sa araw at ilan taon sila? Sino yung mga naso-stroke na yon? Okay? So, is it mga bata, mga matatanda na may sakit talaga, or, di ba? So, yun yung mga iisipin nyo na scientific, hindi yung opinion-opinion lang. So, ito sinabi ko sa kanya. Dun sa aming coaching, sabi ko sa kanya, so, nakita mo ba yung ano? Nakita ka na ba mga magsasaka? Na buong araw nagtatanim ng palay sa ilalim ng arawan at nakasuot pa ng mga mahabang damit, napakainit nun. So, yung mga magsasaka ba natin, namatay na sila lahat sa stroke? Sabi niya, o nga, no? So, yung simpleng linyahan na yun, ang laki nung naitulong sa kanya. Actually, meron din akong isang follower, parang kahapon lang ata. No? Sabi niya, oh nga no, gumaganon siya. Oh nga no, sabi niya, oh di ngayon ang simpleng kaliwanagan, no, ng tamang information at tamang kaalaman ay nakatulong sa kanya na oh nga no. So ngayon, sabi niya di nung medyo ano na yun, mga siguro mga bandang unang talk session pa namin yun. Sabi niya, sir, hindi ko na naging problema yun kasi oh nga naman. So, yun ano, yung may sense, hindi yung tipong kapitbahay mo. O di, okay na tayo doon ha. Yung sinasabi ko sa inyo na isang magaling dapat ang nagte-therapy sa inyo kasi alam niya kung paano niya maipapaliwanag sa inyo, paano kanya pagiging hawain, no? So aside from that, sinasabi rin ng therapist, okay. Ngayon, kung kunyari nag-panic attack ka, bakit lumabas yung panic attack? It is because inactivate mo yung fight, flight, freeze ng response ng katawan mo sa danger or yung fear response mo. Pag natakot ka, automatic talaga lalabas yung mga anxiety symptoms mo pag natakot ka, di ba? Ilang beses ko na pinagsasabihin sa mga video ko, hindi ko na napapaliwanag yun dito ha? Pero ang dami nun, so kaya kung bago ka, dapat panoorin mo iba kong mga videos. Better, umpisahan mo talaga sa umpisa para maintindihan mo kung ano yung nangyayari sa'yo. Okay, ito ang mga video na to, pang kaalaman lang ha, hindi ito pang diagnosis, no? At least meron lang kayong information.
Okay, may isa pa. Talaga nagdududa siya sa doktor niya, okay? Yung mga doktor, tapos 2 months na daw siyang umiinom ng gamot. Okay, sana mapanood niya to. 2 months na siyang umiinom ng gamot. Sabi ko, kamusta ka naman sa 2 months mong umiinom na? Ano lang to, message lang. Kamusta ka naman kasi tumutulong nga ako, no? Kahit message, okay? So, kamusta naman yung pag-inom sa gamot? Okay naman minsan, minsan po hindi. Eh, bago naman siya uminom ng gamot, talagang hindi siya okay. Talagang may problema siya eh. Kaya nga nangungulit siya sa akin, ano, ang dami niya mga tanong, ganun-ganun. So, ibig sabihin, may gamot o wala? O, sabi niya nga, may gamot, okay daw minsan, minsan hindi. So, malamang, baka nakatulong yung gamot sa kanya kasi okay daw siya minsan eh. O, so, ibig sabihin, wala. Eh, kaso may nakausap ngayon siyang isang tao na lumala daw yung simptomas kasi umiinom daw siya ng gamot, ganyan. Sabi daw eh, naku, hindi mo dapat pinagsasabay yung dalawang gamot na yan kasi delikado yan, ganyan, ganyan. So, nagsamala doktor ito kasi sinabi niya daw dun sa doktor na ganito, ay, mali yan, mali yan. So, nagko-contradict ngayon yung dalawang, yung idea ng isang doktor dun sa pangalawang doktor, okay. So, bakit nangyayari yun? Well, una, sabi ko sa kanya, ebidensya muna tayo. Dun sa loob ng dalawang buwan, na umiinom ka ng gamot, anong nangyari sa'yong masama? Wala. Kasi sabi niya, okay naman siya minsan, minsan hindi. Ay, di yung minsan hindi. Kahit naman wala ka pang gamot, minsan hindi ka rin okay talaga. So, saan mo ano tawag na yung word na yon? Saan mo siya isisisi? Sa gamot? O talagang sa pag-iisip mo na nilalabas mo yung mga fear responses mo? At yung adrenaline because you have fear. Diba? So, hindi mo masasabi na sa gamot nang gagaling. Kasi walang ebidensya eh, 'di ba? So ngayon, ano siya, kung ano yung mga sinasabi niya na nagmamagaling sila sa doktor. Naiinis ako pag ganun sa totoo lang kasi sino ka ba? Tapos yung isang tao na 'yan, hindi rin naman doktor yung kausap mo. Tapos kung yung katawan niya tsaka yung katawan mo magkaiba. Pwede talagang iba-iba reaction natin sa gamot. Okay? Iba. So, maaring actually yung gamot na yun nakatulong na sa'yo kaso dahil sa natakot ka doon sa sinabi niya at ni Kesho may doktor daw na nagsabi na bawal pinagsasama yan, eh lumala ka pa. Ibig sabihin, kasi nga may gamot o wala, pag nag-isip ka ng nakakatakot para sa sarili mo, eh talagang lalabas yung simptomas. May gamot ka man o wala. So, ganun lang yun. So, mag-iingat kayo sa mga ganun. Lalo na yung mga nagbabasa, nanonood ng mga hindi credible na mga videos. O, meron ding isa. Sabi niya, delikado daw yung chronic stress. Delikado daw, napanood niya lang daw sa video. Sabi ko, well, nasabi ba doon kung sino yung mga namatay na sa chronic stress? Anong edad? Ano yung kondisyon ng katawan nila? Ganun. Kasi kung, di ba? So, dapat may science din. Dapat alam mo yung statistics. Ibig sabihin, okay, ang mga namamatay pala sa chronic stress ay ganito, ay ganito, ay ganito. Ngayon, tanungin mo, ganun ka ba? Eh ngayon, ay hindi. Healthy ako eh. O, paano ka mamatay sa chronic stress? So, hindi porket napanood mo, eh maniniwala ka na kaagad. Kailangan maging scientist ka rin. Itatanong mo na, nung napanood ko to, may kulang na kwento eh. Ano yung kulang na kwento? Ilan yung namatay dyan? Kunyari, sa 10 million, may isang namatay. O 10 sa 10 million, dapat na ba tayong matakot? Kasi may namatay, may 10. Parang COVID, di ba? Less than 2% yung fatality o yung mga namamatay sa COVID. So, dahil hindi mo alam yun, kala mo basta mo nagka-COVID, mamatay, eh talaga matatakot ka kapag hindi ka nag-isip ng maayos. Okay? So ano pa ba yung mga pinagsasabi sa akin? Pasensya na kayo, medyo passionate lang ako. Ang bottom line is, I wanna help you. Gusto ko magkaroon kayo ng kaliwanagan sa pag-uutak ninyo. And thank you, I'm happy na ang dami nyo nang naayos. Meron pa doon sabi niya, sir, ayos na ako 10%. 10%, okay, gawin natin yung, ang gawin natin yung 90%. Manood ka lang ng mga video para umayos ka ng 90%, okay? Sabi nung ka-talk time ko, sabi niya,
okay ka rin, ano sir, dire-diretso ka, ano, wala ka ng sugar coat, no? Ay naku, wala akong oras para makipag lambingan sa'yo. Talaga sasampalin kita ng mga totoong kaalaman at knowledge. Hindi ako magbabait-baitan sa'yo na talaga may sakit ka, wala akong ganun. Wala akong ganun sa dugo ko, kaya pasensya na kayo. Okay, so ano pa? Okay, yung mga nagtatanong, no, kung may bayad ako sa coaching ko, meron, pero pag-usapan natin kasi gusto ko kayong tulungan eh. Basta ang importante, yung kaya nyo, hindi naman pwedeng kunyari abutan nyo ako 100 kasi mahal po ang therapy naman. At sasayangin, hindi naman sasayangin, pero mag-google ko yung 30 to 45 minutes ko sa inyo, tapos ibibayad nyo sa akin 100. Di ba parang medyo hindi naman makatarungan ata yun? Eh mas mahal pa yung sibuyas, di ba? Ngayon, kunyari, yung kakayanan ninyo, yung maging totoo naman kayo, kasi actually, ang rate ng mga therapy, sa totoo lang, nasa mga around 3,000, sige na, lagay na natin mga 2,800, no? Yan, mga 2,800 hanggang mga 6,000. Isang session lang yan, ha? 2,800 mga 6,000. Yun, no? Tingnan nyo, tingnan natin. Ngayon, kung talaga mahirap ka, totoo yun. Kasi ayoko rin mapagsamantalaan ako ng mapagsamantalang mga tao. Marami rin kasing ganun. Actually, nagbibigay nga ako ng libre. Alam ng ibang followers dyan na nakipag-usap na sa akin at libre yun, no? So, kasi ayoko rin mapagsamantalaan kasi gusto ko nga kitang tulungan. Ngayon, kung hindi, kung gusto mo lang, ano tawag doon, yung kumabig at wala kang ibibigay, wala kang generosity sa puso mo at lolokohin mo pa ako, goodbye, sorry, hindi ka para sa pagtulong ko, okay? Kasi yung tulong ko para talaga doon sa mga talaga nangangailangan at yung honest, yung totoo. Malalaman ko rin naman yun eh. Kunyari, nagkausap na tayo, may dudulas at dudulas dyan. Okay? Ngayon, kung hindi man, kunyari, mayamang ka naman, tapos kunyari, sabi mo sa akin, bigyan lang kita, sige sir, kaya ko at 300. O, tapos, problema mo na yun. Problema mo na yun. Ako, gagawa ko ng kabutihan, kunyari, bigyan mo ako 300, para lang isahan natin sa ganyan, ganyan. Pero kasi ang rate talaga, nasa mga 2,500, 2,800, pero wala, konti lang yan, 2,500 na yun, may rapang kayo maghanap dyan. Nasa mga 3,000 up 6,000 yan therapy. Lalo na't magagaling. Pero, sabi ko nga, coaching yung gagawin ko. Kasi, hindi ako therapist. Pero ako'y nag-aral ng cognitive behavior therapy certificate. I'm not practicing. Pero, tsaka hindi ako therapist eh. So, coaching lang yung gagawin ko. Pero in reality, parang ganun na rin yun. Pero, ang punto is, wala. Kailangan klaro tayo. Okay? Sasabihin ko sa iyo, makipag-usap ka. Kailangan sa doktor ka muna. Kailangan ma-diagnose ka. Hindi pwedeng mag-self-diagnose. Yun yung mga coaching na sasabihin ko. Sasabihin ko, ito gawin mo, ito yung mga exercises, mga ganun. Okay? So, ganun, no? Ano pa ba yung mga tanong nila sa akin lately? Masyado na mahaba itong video na ito. Malang bored na kayo. Sige na. Maraming salamat. Bye-bye. Kung gusto niyo akong kausapin, meron akong pwede kayong mag-message saan sa YouTube ko, sa Facebook ko, Anxiety Disorder Philippines. Okay, Happy New Year, guys. Bye.